So, kaya naman, di ko na po papatagalin. Ang unang speaker natin this afternoon ay isang researcher, professor, at college dean sa Southern Luzon State University ng Lucban, Quezon. Siya ang former director ng Regional Apiculture Research and Development Center sa SLSU Tiaong Campus. Tiaong Campus. Noong 2012, nagsimula sila ng research paper kung saan nakapag-develop sila ng nagde-develop sila ng database ng mga insekto kasama na doon ang bees na mahahanap sa Mount San Cristobal at Mount Banahaw sa Quezon Province. Siya ay may master's degree sa forestry mula De La Salle Araneta University at may PhD sa botany mula sa University of the Philippines Los Baños. Ating bigyan ng isang masigasig na pagbati si Dr. Amalia Almazol. Doc? Hello po. Magandang hapon po. Matraffic po kanina. From Lucban, Quezon po ako. So yun po. Ang isi-share ko po sa inyo ay ang aming research na funded po ito ng DABAR noong 2012 to 2015. So ito po ay, ang title po ng research namin ay Diversity of Native Species of Bees in Mount Banahaw, San Cristobal Protected Landscape. Apat po kami sa project na to. Ang aming pong dating president, si Dr. Gascon, siya po ngayon ay president ng Bulacan State University. Ako po, and then yung pong aking dalawang kasama, si Forester Ronald Garcia, at saka po ang aming RA, si Mr. Maynard M. Vitoriano. So kami po ay tatlong forester, saka po isang environmental science graduate. Okay, ipapasyal ko po muna kayo sa Mount Banahaw. Sino po ang alam ang Mount Banahaw? So yan po. Ang Mount Banahaw po ay isang mystic mountain. Kami po ang SLSU Lucban po ay nasa paanan ng Mount Banahaw de Lucban. Meron pong tatlong peaks ang Mount Banahaw. De Lucban po, yun po yung pinakamababa. Di Mahayhay, saka Di Dolores. So, yun po. So, ito po yung Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. At ito po ay isang plant community. So, sa area po, ang Mount Banahaw po ay napapalibutan ng 10 municipalities saka isang city. At dahil po dyan, marami pong umaasa. Ang Mount Banahaw po ay tinatawag na Vulcan de Agua. So ito daw po ay maraming tubig. Nung pumutok daw po yung Mount Banahaw ay tubig daw po yung umagos. So ito po yung kanyang boundary. So ito po yung sinasabi ko kanina na municipality surrounding Mount Banahaw. At yan po yung coverage ng area na aming tatlo pong area sa within Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape, yung area po na pinagkolektahan namin ng aming mga bees. So ito po ay mayroong areas na 11,133.33 hectares, at sabi nga po natin dito umaasa yung municipalities surrounding Mount Banahaw sa water needs po nila. So ngayon po ay summer, madami pong pumupunta doon sa Taytay Falls sa Mahayhay, Laguna. Nung pong mahal na araw ay sa Dolores naman, kasi nga ito nga po ay Mystic Mountain.
ayan po yung katunayan na talaga pong pinupuntahan yung tawag po diyan ay mga pwestos. Yan po yung mga religious activities sa Mount Banahaw. So ito po ay isang watershed. Pag po sinabing watershed, ito po ay ipunan ng tubig. Kung saan po, sabi ko kanina, umaasa po yung million of people po na nakatira sa paligid ng Mount Banahaw. And with interacting physical, biological, and socio-economic components that enable the ecosystem to perform productive, protective, education, and other environmental services. So, meron pong kinalaman yung bees ng Mount Banahaw dun sa proliferation po nung plants and animals na nasa Mount Banahaw. So, kaya nga po, yun yung dahilan kung bakit namin pinag-aralan. Ano nga po ba yung mga bees? Pag po sinabing bees, bubuyog lang po, hindi po particular sa honeybees lang yung tiningnan namin. So, ito po yung objective nung study namin. The general objective is to determine the native species of bees and bee nest distribution in Mount Banahaw, San Cristobal Protected Landscape. Specific objectives po ay yung distribution po nung saan nga po ba nakalocate yung mga hives, yung bee nest. Kasi pag po sinabing hive, yung po ay nasa kahon na. Ito po ay yung nest lang nila yung ginawa nilang tirahan. And then, population density of each species and pollen and nectar sources of native bees in the area. Ganito po yung areas kapag kami ay nagko-collect ng data. So, makiat po talaga kami sa bundok. Okay lang naman po sa amin dahil kami nga po yung mga forester. Sanay po kaming mamundok. Yan, pinupuntahan po talaga namin yung possible. Pag po hindi namin alam yung lugar, may kasama po kaming taga doon mismo sa area. Kasi hindi po kami nakakakita ng mga bees kapag wala po kaming kasamang taga doon sa area. Maliban lang po doon sa side ng salukban kasi sanay na po kami doon. So ito po ay sa side ng Mahayhay, sa bundok ng Mahayhay, Laguna. Ayan po. Pag po may namumulaklak na mga plants, forest trees po, mga yung pong mga yung tinatabas na natin, ang tawag po natin minsan ay mga weeds. Kasali din po yun, mahalaga din kung sana lang po ay hindi nga nagtatabas yung mga tao, eh yun po ay pagkain ng mga bees. So dito po tinitingnan namin, kinukuha po namin ang sample ng flowers para po ma-identify din namin ano yung mga plants na kinukolektahan ng mga bees, ng food nila. Ayan po. So, ganyan po yung mga attire namin para po kaming sundalong may dalang panghuli ng bees. So, yung pong nasa ibaba ay sa Dolores side po yun. Okay, ito po yung mga sampling site namin. Kung makikita po natin dito. So, ito po ay yung Delukban, Dimahayhay, and then ito po yung sa Dolores side. So, nag-tre-trekking po kami kung saan sinusugsog din po namin yung mga lumang daan kung saan yung pong dati nilang may nakakita na meron doon mga nest. Kasi binabalikan din po pala yan ang mga bees. So ito po yung site namin. Dimahayhay, Delukban, and then sa Dolores, Quezon po. So tatlong areas po yung aming pinagkolektahan ng samples. So secondary data, syempre po, hindi lahat ay nakuha namin yung mga sa data gathering po namin, kailangan din po namin ng information galing sa mga published researches na, ayun po, mga maps. Kahit na po yung mga
Yung mapa po dito ay generated through GIS ng amin pong expert na kasamahan. Expert po sa paggagawa ng mapa. So, ang sampling procedure po namin, opportunistic sampling, yung pag nakita po, pag umakit po kami sa bundok, tas nakakita kami na meron doon, kasali na din po yun. Kasi mahirap po na isang procedure lang yung quadrat sampling. E paano po kung walang pumasok na bis? Although, tinitingnan po namin yung mga nest, kailangan din po namin tingnan yung mga lumilipad na bis kasi sila po ay umaalis din ng bahay, ng kanilang nest. So, nilocate po yun through GPS, yung ating kailangan po yan para po ma-plot sa mapa. And then, yung belt or strip sampling, yung pong pinakita ko sa inyo kanina na parang ano, yan pong mga ito. Yan. Bali, 50 meters po dun sa side na dinadaanan namin, both sides po, kaliwat kanan. And then, iniprocess po sa GIS lab po ng SLSU College of Agriculture. So, yung inilagay po ay distribution by elevation po. And then, proximity to food source. And then yung clustering. So ito po yung nakolekta namin na mga iba't ibang native bees sa Mount Banahaw. Ito po ay class ng Apidae. Meron pong family, ito po yung mga family, Arthroporidae, Colitidae, and Halictidae. Saka po, Mega Chile Day. So, ito po yung mga bees na collected namin. Actually po, may pangalan na yan. By species po yan. Kaya lang po ay hindi pa po namin pwedeng ilagay yung mismong species kasi po hindi pa po namin ito napapublish. So, yung dissemination po namin na, nitong research na to na na-present na po namin ito dun sa Apimondia, yung pong International Association, World Association po ng mga tungkol sa bees, sa iba pong mga fora na present na rin po namin. So ito po yung isang pagkakataon na ma-present namin siya under ng funding agency po. So yan po, 5 families ng native bees. So, ito po yung ibig sabihin. Yung Apidae po ay common bees or kasama po dyan yung honeybees. And then, the Arthroporidae, long-tongued bees. Ayun po yung nasa taas. And then, the Halictidae, the plasterer bees or polyester bees. The Colitidae, Halictidae po yung sweet bees, and the Megachilidae or fire-tailed resin bees. So, yan po yung kanilang mga itsura. So, kaya po may ruler na katabi. Yun po yung nagdi-determine gaano yung size nila. Ano po? So, nakakita po kami ng 117 nests. Identified and located, yun po yun yung nakakluster. Ayan. So, 86 po dito ay Apis dorsata breviligula. Yun po yung tinatawag po natin na pukyutan. Pinakamarami po ay pukyutan. Kasi sila po yung, alam nyo po yung pukyutan, yung nakasabit. Yung pong malalaki yung bees nila. And then, the Apis serrana, ito pa yung native bees na laywan. So, yun po. And then, the Tetragonola biroi, ito po yung lukot. Sila po yung mga honeybees. And then, the Psilocopa, ito po yung malaking bubuyog na solitary. Yung bubuyog na itim.
And then the Spicodis species po, or yung Halictus species, nakita po namin itong bees na to, ang bahay po nila ay nasa lupa. Hinukay po namin silang ganyan para makakuha kami ng sample. Pero maliliit na bees po yun. So, ang distance naman po nito sa agricultural areas, 69% within 100 meters away from agricultural land, 77 within 200 meters away. So, ang ibig sabihin lang po niyan, itong pong mga nest nila ay malapit sa agricultural areas. Bakit po kaya? O kasi po nandun po yung food nila. Ang food po ng mga bees ay siyempre yung pollen and nectar lang. Yun pong nectar, ito po yung kinokolekta nila from flowers, ito po yung nakukonvert into honey. Yun naman pong pollen, ito po yung nagbibigay ng energy sa kanila kasi ito po yung mataas ang vitamin B complex. Mga pollen collected from the flowers. So, yun po yun. So, most bee nests were found at 400 to 800 meters above sea level elevation. So, ito pong nakikita natin na ito, yan po yung topo map, ito po yung elevation. So, mas marami pong bees sa 400 to 800 meters. Pag po tumaas na yung elevation, ang nakikita na lang po namin doon, halos hanggang sa 1,000 meters above sea level, ang nakikita na lang po namin doon ay kaunti or wala kaming nakitang nest, pero yung pong mga bees, meron pa. Siguro pong umuwi sila. Hindi na po namin nasundan. So, nang tinitingnan po namin, syempre yung nandun sa area, pero yung pag umuwi na sila, hindi na po namin alam kung gaano kalayo dun yung high. Pag po nasa mas mataas ng elevation. So, ito po yung distribution. Bakit? Ayan po. So, kung mapapansin po ninyo, kahit ang sabi ko kanina maraming bees, ano po? Pero bakit po na-highlight ay 1, 2, 3, 4, 5, 5 lang? Kasi sila po yung nakikita talaga namin yung nest. Katulad po nung Apis dorsata brevilligula, talaga pong kitang-kita yung nest nila. Ayan, saka po yung Apis serrana, ito po yung native laywan. And then yung stingless bees po, yung Tetragonola beroi, yun po yung stingless bees. And then the Psilocopa, ito po yung mga bubuyog. Mahirap pong hanapin yung bubuyog na isa lang, yung pumbang maitim na malalaki. So mahirap po kasing hanapin yung nest nila kasi solo-solo lang sila pag umaalis tapos pumapasok na yan sa butas. So, yun po yung mas mahirap hanapin. And then, the Spicodis po, sa isang pwesto lang po namin siya nahanap, marami po doon. So, isang elevation lang po sa 700 to 800 meters above sea level. So, ang kabuuan po ay 170 nests yung nabilang po namin. So, yan po yung clustering. Sila po ay clump or clustered po sila. Yan po yung mga nest. Usually po, ito po yung sinasabi ko kanina na pukyutan. Kung titingnan nyo po, ang taas po nito mula sa lupa ay mga 20 meters. Lagi po silang naandun sa taas ng puno. Kaya po, kumbaga, mahirap po naming makuhanan ng close-up. Malayo po talaga sila. So, kung makikita po natin ganyan. So, ito po. Ito. Ayan. Saka yun.
ito po ay nasa gitna ng gubat. Ayun, lumalayo din po sa tao, syempre. Bawal po silang ma-disturb. Pag po naman kasi lumapit sila dun sa mga tao, binabato. Kasi natatakot po yung tao, ay babatuhin nila. Hindi po nila alam na pag binato, lalo pong nanghahabol. So, yun po. Ito po yung Apis serrana. Kung yun pong pukyutan or Apis dorsata ay nakabitin, ito po naman ay nasa butas. Ayan, kung saan-saan po, sa meron sa paso, meron dun sa puno, ayan, sa gulong, sa butas ng lupa. So, ito po yung nest ng native land na laywan. Ito po yung flowers na kinokolektahan nila. Forest trees po, katulad po, bakit tayo? Katulad po nitong mga to, forest trees po, mga ornamentals, meron din po diyang weeds, at meron din pong agricultural crops. Ayan, ito po'y forest trees, ito po'y medinelia, yung kapa-kapa, mga ornamental plants po. Ayan. So, ito po yung wild strawberry. So, ito po ay mga Apis serrana. Ito po yung silocopa, yung sinasabi ko sa inyo na solitary beast. Yung soluhan, yung nasa itaas na maitim. And then, so yung pong iba doon ay pukyutan, yung pong may guhit na white. Ito po, yan. Yan po yung mga ano, pukyutan. At ito naman po yung stingless. Ayan. So, ang iba pong crops diyan ay agricultural crops. Meron din pong weeds. Ayaw na. So, ito po yung iba. Wild sunflower. Cover crops po yun. Meron din pong galing sa ano yun, kamoting kahoy. So, yan po. Ito po yung itsura ng mga pollen collected by the bees from, ito po ay pollen collected by the Apis dorsata. Yun po yung pukyutan. Collected by Apis serrana. And by Tetragonola biroi or ng stingless bees. So, ito po yung mga itsura ng pollen. Sa pamamagitan po ng pollen collected by the bees, nalalaman po natin kung saan nila talaga kinukuha o ano pa talaga ang sources ng food nila. So, for the summary and conclusion, native bees were determined and assessed. Bee nest distribution was located through survey and GIS mapping. There were 15 species of native bees belonging to 5 families and 11 genera. Bees tend to thrive in lower elevation and in areas near their food sources, such as agricultural crops, trees or shrubs, and even those classified as weeds. Sa diversity po, mababa yung diversity niya. 1.1 lang po. Ang binilang po namin dito yung number ng nest or hives nila. And then, clump po yung distribution. At kung titingnan po natin ay 4 beehives or bee nests per 10 hectares. Yun po yung dami. Plants belonging to different life forms po yung sources nila. So, ang recommendation po is more detailed assessment of bee nesting, preference, and habitat. And then, conservation of the area. So, yun po. And thank you po sa DA Bar. Ito po yung funding agency namin, ang SLSU po, or Southern Luzon State University.
At saka po siyempre yung DNR Pambi kasi po ay bawal mag-research kapag walang permit galing sa DNR po. So yan lang po. Thank you very much po. Check. Okay. Maraming salamat po, Doc. The floor is now open for Q&A. So sa inyo na lang po yung microphone niyo, ma'am. So if you have any questions, before we move on to the first question, sino pa po yung may tanong? Wala pa? Okay. Magandang buhay po, ma'am. Ma'am, sa inyong pag-study ng diversity ng native species ng ating mga bubuyog po, kayo po ay may na-discover pa na are they affected due to climate change? Since it is in a protected landscape, no? May second po eh, sila by territorial po ba sa kanilang pagkain? Kumbaga, do they share it with other species or they stick to, kumbaga may kanya-kanya sila teritoryo na akin lang to, no? Yun po, salamat po. Thank you po sa tanong. Parang napaisip nga po ako dun kung apektado nga ba sila ng climate change. Affected po sila, ma'am, ng climate change. Hindi lang po sa Philippines na sinasabi nga po na meron po tayong yung mga bees po sa buong mundo, affected po sila ng climate change. Kasi kung yung mga plants po ay affected ng climate change, ng mga di po ba't may mga halaman na kaya sila namumulaklak dahil tag-init or tag-ulan, pag po na iba yung time ng kanilang flowering, affected po yung food sources po ng mga bees. So wala po din silang pagkain. So kaya po talaga pong apektado rin sila. Siyempre, sa crops naman po, affected po yung pagtatanim ng mga agricultural crops. Affected po din yung pollinators. Kasi po sila pollinators. Kahit po mamulaklak ang mga halaman, kapag hindi po na-pollinate, hindi po din mamumunga ng maayos. So, kailangan po natin ng pollinators. At ang mga bees po ay pollinators. So, kung ano man po yung ginagawa sa environment, affected din po talaga yung mga bees. Affected na rin po yung food security. Ano po? Ano nga naman yung pangalawa? Pangalawang tanong nga naman? Second question po is, territorial ba sila? Kung diba, akin lang tong teritoryo, akin pagkain, or do they share? Ano po, nagsishare po sila. Bali, yung po malalaking mga bees, iba po yung plants na kinukunan nila. Ganito po. Ang na-observe po namin, doon sa isang puno, lahat halos ng bees, lahat po halos ng bees ay naandun. Meron pong maliliit, nandun din po yung stingless, nandun po yung serana, saka po yung apokyutan. At meron din pong wasp. Yung pong wasp ay predator. Kaya po sila na doon, hindi para mag-collect ng pollen and nectar. Inaabangan po nila yung mga bees na kaya nilang hulihin. So, kaya po sa isang food chain, kung alam po natin yung food chain and food web, naandun po silang lahat. So, nagsishare din po sila. Kaya meron po dun sa aming pollen sources na halos po sila ay magkakatulad din ng food pero may pagkakaiba po sa mas maganda pong magkolekta ayon po sa observation namin ang nayuutilize po ng apis, ng stingless bees yung food sources. Kasi sila po ay mas maliit. Nakakapasok po sila dun sa mga hindi kayang puntahan ng mga malalaking bees para po mag-collect ng pollen and nectar. Nagsishare din po sila. Okay. Sino pa pong may tanong? Okay. 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 Si Sir muna. Good afternoon, ma'am. Did you take note yung sa environment, yung mga certain environmental conditions like the relative humidity, rainfall, measurement, mga ganung klase. Just to understand kasi baka, ano, and then secondly,
how far yung colonies from the commercial agricultural land, yung may pinipest, may nag-i-spray ng pesticide, how far are they from the area? Na-consider po namin yung mga environmental condition. Kunyari po, ay saan ba yung wind direction? Kung saan po, kumbaga, saan po nag, yung wind direction galing, tapos hindi po do, nakakover po yung ano, hindi po nakalantad yung mga nest nila. So, kinukoveran din po nila yung mga nest nila. Para po bang inilalayo dun sa pag lumakas yung hangin, hindi kagad sila malalaglag. So ano po yung anong mga ibang environmental condition as they elevate, as you elevate, as you mentioned, between 400 to 400 to 700 meters above elevate above ground, no, doon sila nagpo-proliferate. Ano yung ano environmental condition in those at that level? Apo. Yung ano, pag nga po, 'di ba sabi ko kanina, pag beyond 800 po, madalang na yung ano, kasi mas malakas na po yung hangin sa area na yon. Yung pong wind speed, saka po yung movement nila, talaga pong madalang na yung nakikitang mga nest dun sa mga areas po na mataas na ang elevation, saka syempre po yung mas mataas na po yung temperature pa ganun. Ito pong nakikita natin sa 400 to 800 meters, yung po kasing 700 to 800 ay malapit pa po yan sa ano, sa mga agricultural crops. So kaya po kumbaga naandun, kumbaga malapit po doon yung kanilang mga nest. Kaya lang hindi po namin nalaman kung nag-i-spray ba yung mga yung pong mga farmers na naandun. Kasi affected po din sila pag kunyari po, namumulaklak yung mga plants, tapos bigla pong inisprayhan. Affected po yung mga bees na yun. Minsan, hindi na po sila nakaka-uwi sa nest nila. Mamamatay na po. Or, pag po sila ay nakauwi ng nest nila, tapos meron po silang chemical or na-spray po sila ng chemical sa katawan nila, affected po yung buong colony. Pwede pong mamatay yung isang colony na yun kasi nga po ay lalo at may dala silang ano yung lason. Okay. So yun po. Let's move on to the next question. Bago po si sir, introduce yourself and kung anong affiliation or kung taga saan po kayo. Sige. Miss Ike, I'm from Quezon City. I'm a beekeeper. Honestly, less bees. But formerly European bees, but I stopped with the European bees. Now my question is regarding the conservation that you mentioned. I know that a lot of beekeepers and those who would like to start will be exploiting the wild colonies in the forest. So what are the measures you intend to do? What conservation measures do you intend to do in the near future to prevent the over-exploitation of wild colonies in the forested areas? Secondly is, will you be going into, will the government be going to, or universities going to come up with bee farms, establishing gin bank, where they can sell it to the public, those who are interested in farming, so that to prevent the over-exploitation of wild colonies in the forested areas? That's all, thank you. Okay po. Bali sa SLSU po, may alaga po talaga kami ding bees. Yung pong ibang bees namin, sa simula, binili po namin sa CBS 1, nandiyan po si Ma'am Yeye, yung pong susunod na speaker. Bumili po kami doon ng stingless bees. Doon po sa Apis Serana, bumili po din kami ng colony sa aming isang trainee po namin dati. Tapos sila na po ngayon yung nagpaparami ng bees. So sabi ko nga po sa inyo, yung conservation po ng area, dapat po ay nire-regulate. Tama po kayo, dapat po ay nire-regulate. At ang DNR nga po, syempre, merong policy sila po. Yung pong sa amin ay research, pero kami po ay kumuha ng permit. Hindi po kami nangolekta ng bees ng yung, ang tawag dito, yung mga hives or mga nest po nila. Nag-collect lang po kami ng sample.
dun sa area. So siguro po ibang permit yung kukuhanin pag kukuha po kayo ng or magko-collect po ng mga bees. Kami po ngayon ay meron ng mga pinaparaming mga stingless bees para po kung sakali at merong mga bibili. Yung po aming mga yung po aming dating na-train na tao ay siya pong nagparami. Ngayon po, pag po may training kami, sa kanila po bumibili. So, yun po yung nangyayari. Stingless bees lang po yun, yung sa amin na alaga ngayon. Pero yung pong aming na-train ay may apis serana din po. Magandang hapon po. Ma'am, itatanong ko lang kasi sa kamukha namin na urban gardeners, ano ba ang pwede naming itanim para maka-attract din kami ng mga bees? Basta po't may bulaklak. Pwede po bang malaman kung kahit ilang klase lang ng bulaklak para makapagsimula na kaming magtanim? Sabi nga po, mas maganda nga pong mag-alaga sa urban kasi wala pong nag-i-spray. So, yun po yung ano. So, kahit po anong namumulaklak, kahit po yan ay mga weeds lang, yun pong makahiya, magandang source. Hindi po yung tinatanim. Basta po namumulaklak, ma'am. Kahit po nga yung mga nasa parks, yung pong nasa parks na basta po namulaklak, yun po ay pupuntahan ng mga bees. Kasi hindi naman po natin tinuturuan yung bees kung saan sila dapat pumunta. Talaga pong alam nila kung saan yung resources, pupuntahan po nila yun. Hello po. Ako po si Ruby. I'm a farmer from Kalinga. Gusto ko po itanong is that, kasi balak ko mag-ano ng stingless bee. Paano mo siya introduce sa bagong environment? For example, kukuha ka from Mount Banahaw or somewhere here. Paano mo siya introduce sa bago elevation or something like that. And then, maano ko lang po, maklarify ko lang po na, di ba ang bees, foremost, primarily, yung honey is their food. So, thinking na yung honey is food nila, so, it's gonna be like a guide sa atin para hindi natin ma-exploit yung honey, yung bees, para parang maging sustainable din sila. So, kaya ko gustong i-ano din ang stingless kasi sa Kalinga is because for pollination purposes. Yun ang aking primary purpose. So, parang ano na lang, sunod na lang yung after, yung byproduct niya. So, yung tanong ko po is yung paano mo sila introduce sa bagong environment? Siguro pong ano, mamaya kasi mayroong lecture si Ma'am Yeye, mas mabibigyan niya ng ano yun, ng katarungan. Ano yung pong pag, kung paano siya dadalhin sa isang area. Pero ang mga bees po kasi ay ini-introduce sa isang area na usually po, sila ay tulog. Hindi po sila natutulog. Yung po bang nasa loob sila ng kanilang hives or ng nest? Kasi pag po araw, syempre madaming bees ang nasa labas, nagko-collect ng food. Pag tinanggal mo siya dun sa, kunyari, ngayong umaga, naandyan siya, tapos naglipada na yung mga bees, nagsosource na sila ng food nila. Tapos, mga nasa labas sila, tapos tinanggal mo yung hives nila dyan, nilipat mo dito, maliligaw sila. Kasi nawala na yung hives nila dyan, madaming mga bees ang mawawala ng, kumbaga, maliligaw sila, hindi sila makakapasok doon sa dati nilang hives. Kaya ang mangyayari, dapat aalisin mo sila doon sa area, ililipat mo na hindi pa sila lumalabas. So usually, or kapag nakapasok na ng hives, usually ginagawa yun sa umagang-umaga at saka sa hapon na, yung hapong-hapon na or gabi. Tapos talagang pwede naman silang introduce dun sa kanilang bagong environment.
Ngayon doon sa pangalawang tanong na paano mako-conserve or na-utilize ba ng ano nga? Yung pangalawang tanong na kapag kinuha natin yung honey doon sa bees ay mag titirhan natin. Kailangan pong huwag ubusin yung food nila doon sa hive. Kasi po, pag inubos natin, ang ginagawa nga po ng tao, ninanakawa natin yung mga bees, di po ba? So, para meron tayong honey, ang ginagawa natin, hinaharvest. So, parang ninakawa na natin sila ng kanilang pagkain. Pwede naman kuhanin, huwag uubusin. Titirhan din sila yung sapat doon sa kanilang... Usually nga, kaya nga nagha-harvest tayo pag honey flow lang. Kapag hindi honey flow, huwag mo siyang kukunin kasi sila yung walang pagkain, sila yung mamamatay. So kaya po, para maging continuous, para maging sustainable yung mga yung pag-aalaga po natin ng bees, titirhan po yung mga bees. Huwag lalahating kuhanin. Kung napanood nyo po yung bee movies, napanood nyo po ba yun? Yun, parang ganun-ganun nga po, na hindi naman po pwedeng, hindi natin kukuhanin kasi magiging tamad. Yun po yung nado sa bee movies. Pero ang totoo nga po nun, kailangan po nating tirahan ng pagkain yung mga bees. Kasi yun po yung kanilang pagkain, yung pollen at saka nectar or yung honey. Bago po tayo mag-move on sa susunod na question, can I have a show of hands kung sino pa yung may tanong? Okay. I'm Andre from Quezon City, also a beekeeper. Then my question is, it focuses on native species, di ba? Pero have you seen mellies on the area? And other question for the conservation, can we promote the rafters like other Southeast Asian countries are doing to proliferate the dorsata in the area? Kung nakita kayo ng melliferous within dun sa area. Then, yun last is, are we keen on doing, kasi diba, you said na conservation of the area. Then, yung rafters, kasi it's being implemented by Southeast Asian countries for dorsata, para hindi nga sila patayin or parang we maximize lang the honey and doesn't harvest the whole colony. Siyempre, yung Apis mellifera ay, hindi native. Siyempre, wala siya doon. Ngayon, nagkakaroon lang doon kapag mag-i-introduce ng Apis mellifera. Pag nag-alaga kami ng mellifera, meron din kaming alagang mellifera nung nakaraan for ano din yun, experiment, tawag dito. May study na naman din kami, beekeeping under coconut plantation. So, kaya nag-alaga din kami ng mellifera. Pero siyempre, ang feral colonies talaga ng doon sa area ay yung native bees, wala doong Apis mellifera. So, yun. To promote the conservation of the area, yung raffler. Para puntahan. Sigurong dahil hindi pa naman endangered yung mga bees, sigurong hindi pa kumbaga appropriate doon. Siguro sa mga ibang areas, pero kasi madami pang nakikitang dorsata. Yun. Tanong ko lang yung conservation effort sa stingless natin. Meron mo ng action ng government para i-control yung pag-harvest ng mga stingless sa mga bundok? Hindi ko po masyadong alam kung merong ginagawa yung government para i-control. Pero syempre makokontrol po yung pagkolekta ng mga stingless doon sa area. Kasi nga po, kung sumusunod po tayo dun sa batas na bawal, di po ba,
ayon sa batas ng sa PD705, yung Forestry Code of the Philippines, na gathering ng kahit anong products, minor and major forest products, ay bawal. So kung tayo po ay sumusunod doon, so talaga pong makukonserve po kahit ano ba man ang naandun sa areas. Pero sa tingin nyo, pwede pupunta kayo sa mga bundok, malaki bang damage na nagagawa ng mga nag-harvest na yun ng mga stingless bees? Sa area po namin ay hindi pa po masyadong nag-harvest ng hindi pa po masyadong nangungulekta ng mga stingless bees kasi kakaunti pa po yung nag-aalaga. Siguro pong sa mga ibang areas ay talaga pong gano'n na yung nangyayari. Pero sa Banahaw po kasi hindi pa gano'ng... May tanong pa akong isa. Regarding yung sa Apis dorsata brevilligula. Kasi pinagsasama pa rin ngayon ninyo. As per yung latest na nabasa ko, bali magkaiba na ngayon. Hiniwalay na yung Apis brevilligula sa dorsata. Mag-separate na silang Apis. Mm-hmm. Ewan ko lang kung ano. Ay, nung po kasing ini-identify yung bees na yun po talaga yung niya. Yun po yung identification. Kasi may bagong findings ngayon na hiwalay daw yun eh. Oo, kung kasi meron... Na, ang isa pang tanong ko is, kasi dorsata is migratory. Mm-hmm. Yung brevilligula, migratory din ba to? Pareho ng dorsata or hindi? Ang pagkakasabi po, ang ayon sa aking pagkakaalam, sila po ayon yung native sa Philippines. Yung Apis dorsata brevirigula. Yun po. Thank you. Mm-hmm. Hello, good afternoon po, ma'am. So, Efren Magpantay from Occidental Mindoro State College. So, the question is, which is diversity? Alam po ba natin na meron na tayong millifera on the certain area na beekeeper in the certain area? And are we aware that this European bees, the Apis mellifera, has American fall broad disease and Varroa mites, which affect the colony, and it will end up with colony collapse. Are we aware that upon your research on diversity, does our native bees has been affected by these introductory diseases and pests? Thank you. Doon po kasi sa area nga po na pinagundakan namin, wala nga pong Apis mellifera. Kaya po hindi namin nakita na affected po nung mellifera yung Apis serrana na doon. Nagkakaroon lang po doon ng mellifera kung yun nga po, kung mag-import. Pero doon po sa area, since nakapokus nga po kami ay doon sa native bees doon at wala pong nag-aalaga doon sa area namin ng mellifera, hindi po namin na encounter yung sinasabi nyo po kung sila affected. Okay, follow-up question lang po. Since this is not yet being exploited for the imported bees, mm-hmm. So is any countermeasure for the future? Countermeasure to control this diseases and pests. Kasi some of the area, especially in Bukidnon, whereas na-assign po ako doon, so there is a certain incidence that the American fall broad disease ay naka-reach na doon since may nag-introduce ng Apis mellifera, which is from Mount Kitanglad. So, the question again, since Mount Banahaw is protected area, is any control measure in regards with those beekeeper who will establish their apiary in the area? Since the area is virgin, maraming flower for the good harvest of honey. Ang pag-aalam ko po kasi ay ang Apis serrana ay hindi maaapektuhan ng nung sabi nyo kanina ng mga Varroa mites, kasi sila po ay magaling maghinguto. So, yun po yung base po sa pag-aaral. Ito pong mga Apis serrana ay magaling maglinis ng sarili kaysa po dun sa Apis mellifera.
dahil ang Apis melif, ang Apis serrana po ay yung wild, sila po ay nagmo-move doon sa area kapag alam nila na meron silang, kumbaga po ay merong dadat, alam nilang may harm na dadating sa kanila. Sila po talaga ay manggaling maghinguto. At saka, nagsuswarm po talaga sila. Doon po sa study ko na tatlong bees po silang magkakasama, mellifera, serrana, and then stingless, talagang lumalayas yung ano, magkakatabi po yun. Pag po nagkaroon ng mites itong ano, nawawala po yung serrana, lumalayas po talaga. So, hindi po sila magiging ano, hindi po sila mahawahan. So, yun po yung observation ko based doon po sa dati kong study na pollination sa mangroves. So, yun po. Okay, we have time for, okay, two more questions. Ma'am, short question lang. Doon sa area ho, no, sampling areas ninyo, may, napansin niyo po ba yun, kung anong na-note niyo ba kung anong klaseng puno, saan sila madalas nag-hive? Anong klaseng puno sila madalas? Ano po, iba't ibang plants din po, iba't ibang forestries po yung wala po. Usually, basta po mataas, meron po doon sa katabi ng school namin, Nara. Tapos mga dipterocarp species po, doon sa loob po ng bundok talaga, dipterocarp species. Mga forestries po yung ano, basta po mataas na puno, and then tinitingnan po nila kung yung pong direction ng wind, kung papaano. Usually po nakalihis sila eh. Basta po forestries, doon po. Okay, last question. Good afternoon po, ma'am. First of all po, thank you for sharing the results of your study. Meron po akong tatlong questions. Yung unang question ko, ma'am, is napansin ko po gumamit kayo ng sweep net to collect yung mga bees. Meron po ba kayo mga ibang ginamit na sampling procedure para ma-ensure na lahat na nakita niyong bees can be collected? Kasi baka po meron mga bees na bilis lumipad, hindi kumahabol. Baka meron po kayong ginamit na ibang methods. Then second po, ma'am, napansin ko doon sa GIS map, ang laki po kasi ng sampling area. So, tapos po yung belt transect, nakakonsentrate po siya sa northeast tsaka southwest side. May dahilan po ba bakit hindi po tayo nakapag-collect doon sa ibang parte ng study area? Opo. Tapos po yung pangatlo, yung title po kasi ng study is Diversity of Native Species of Bees. Nag-calculate po ba tayo ng ano, mga diversity indices? Yes. Pa yun po. Yung kaninang mayroong 1. Something na ano, so using ano yon, Shannon-Wiener index. So yon. At ang binilang namin ay hindi yung number ng bees kundi yung colony, colony or yung mga nest nila. Kasi kung yung bees, syempre mahirap bilangin yung mga bees talaga. And then yung sabi mo kanina, bakit hindi kami nag-sampling doon sa ibang site? Minsan ay mahirap po napuntahan yung area talaga. Nakapunta naman talaga kami doon sa mga mas matataas na areas. Kaya lang, nung ma-observe namin na wala naman talaga kaming makikitang mga hives, yun nga lang yung, or nest, yun nga lang talaga yung nakita namin doon sa mga mas matataas ng elevation. So, yun, kaya kumbaga mas concentrated siya doon sa mas mababang ano, kasi hindi na talaga na imapa yung doon sa tuktok ano. At saka minsan hindrance din yung policy po ng barangay. Minsan ay kami aakyat sa bundok, nangyari na yun yung time na nasunog yung sa Mount Banahaw sa Dolores, hindi kami pinayagan umakyat kasi ang sabi kaya daw nasunog yun dahil sa mamumuhag ng bees. Ngayon, dahil kami ay nag-study ng bees, hindi kami pinayagang umakyat ng kapitan dahil yan na lang daw kami sa may ilog. Pag po ganun, hindi na po talaga kami tutuloy dahil bawal na po ay. Kumbaga po ay policy po nila yon na nung time na po yun, nung time na yun ay yung ang may nasunog. Nasabi kaya daw nasunog dahil daw may sinunog, namuhag, di po ba't pag namumuhag yung naghahunting ng bees ay inaapo yan.
So, yun daw po yung dahilan. Di, para po hindi lumala yung ano nila, hindi na po kami tumuloy. Doon lang kami sa malapit, doon lang sa may... Sabi, diyan lang kayo dapat sa may ilog. Ano nga, ma'am? Sir, yung tanong kanina. Yung sampling procedure namin, ayun, gamit lang talaga namin ay yung net. Kasi wala naman kaming ibang pwedeng gamitin. Hindi naman kami pwedeng mag-light trap dahil paggabi naman yung light trapping, wala namang bis kaming nakikita sa gabi. Ano, kaya net lang po talaga. And then dun sa tiningnan namin yung sabi ko kanina na nasa ground, may net din kaming dala. Siyempre hinukay namin ganyan tapos pag lumipad, tinatakloban din namin ng net. So, yun po yung mas madali na pagkukulik. Maraming maraming salamat po, Dr. Almazol. Can we give her a round of applause? Salamat po sa pag-share sa po amin yung mga findings na lumabas sa inyong research study. Isang malaking concern ang sa mga magsasaka at sa mga consumers yung pag-preserve ng mga bee populations dito sa not only around Quezon province but around the different regions and provinces dito rin sa Pilipinas. So before we conclude the first part, sige po. May isi-share pa nga po pala ako para doon po sa mga farmers, dapat pong isipin natin na yung pong bees ay hindi kaaway. Minsan po kasi nag-i-spray. Dapat po ay hindi natin ini-spray yung mga bulaklak kapag may dumada pong mga bees kasi sila po talaga yung pollinators. Ano po? Sigurong pag nakita lang natin na mayroong mga ibang uod, yun po yung pwedeng tanggalin. Pero pag po nakita natin na may bees, wag po nating isprayhan. Ano po? Thank you for encouraging us to do our part na kailangan may change of mindset rin concerning bees para walang colony collapse. Tsaka so before as we conclude our yung unang bahagi ng seminar series natin, I would just like to award Doc Almazol for the certificate of appreciation. Dito po tayo, ma'am. Thank you. So basahin ko lang po yung fine print. The Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, presents this Certificate of Appreciation to Dr. Amalia E. Almazol for sharing her invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Diversity of Native Species of Bees in Mount Banahaw during the DA Bar Seminar Series held at the RDMIC Building, Diliman, Quezon City on May 24, 2018. Signed, Dr. Nicomedes P. Eleazar, DA Bar Director.